sako lang muna ang bata. Kaya naman ko direk trabaho. Kaysa mag ang iso niya magbantay. Pero ipunin ko pa yung anak ko ngayon. Sa ipakaon mo. Karlang na po. Sobra na kayo ka. So yun, magandang umaga mga kababayan, kasama ulit po natin si Kuya Gilbert. Kuya Gilbert, kamusta ka? Okay lang po. Okay ka na? Okay. Handa ka nang makausap si Irene? Handa na po. Kasama na kay Irene. Ito po mga kababayan, gagawin po natin para maging maayos na ang lahat. Maging maayos na yung both parties, si Irene at saka po si Kuya Gilbert para sa kanilang anak. Okay, tawagin na natin si Irene po ngayon. Ako yung natitend sa inyo. Okay. Okay, Gilbert. Si Irene. Irene, si Gilbert. Okay, hindi ko alam kung paano ito sisimulan, pero gagawin natin ito para sa inyong mga anak. Okay ka lang ba? Okay lang po. Okay ka lang? Okay, sige. Dahil nga sa mga nangyaring ito, gusto ko maging maayos ang bawat isa sa inyo. Yung pag-uusap ninyo, nandito lang ako pumapagitna, anuman yung mapagkasundaan, yun ang irerespeto natin at ikagalang. Pero, yung pag-uusap ninyo dapat may magandang kahihinatnan. Okay? Unahin muna natin. Ang bata na si Negi, siya yung ama na si Kuya Gilbert. Si Irene po, habang si Irene ay nag-aaral sa Abra, ang nag-take over o nag-aalaga ang kanyang kapatid at yung hipag na babae. Anong ang pangalan nun? Mary. Si Ate Mary. Okay, ilang months na siya sa Abra, almost 10 months na, nung iniwanan niya yung kanyang anak sa kanyang ate or hipag at kay Kuya Jordan, tama? Okay, so si Irene, habang nasa Abra po, at yung kapatid niya yung nag-aalaga, nandun naman yung communication din ni Irene. Ngayon, si Kuya Gilbert naman ay dumating. At nalaman namin na nandiyadyaan na nung nandito na lang po si Irene. Okay, tanong ko lang, kailan ka nag-start na si Irene ay tinulungan mo ulit nung umalis na si Irene? Anong month yun? Yung nagsimula kayo dun sa... Oo, nung nasa Abra na si Irene, yung bata ay nakay na Jordan, kay na kaya Jordan. Kailan ka nag-start na siya ay puntahan doon? Anong month? February. So, February nitong taon? Opo. 2024. So, ikaw naman, Irene, ay nasa Abra noong September pa. 2023, nung dinala po namin siya doon. So, ngayon lang palang one. So, February, March, April, May, June. O almost 4 months na ikaw ay dumadalaw sa iyong anak. Okay. Okay. Nung dumadalaw ka sa iyong anak, ipinaalam mo ba yun kay Irene? Nagpaalam ako tapos ayaw niyang tanggapin kung makakuha ko yung bata. Okay. Ang paalam mo, dadalaw ka lang. Dadalaw lang. Pero hindi mo paalam na kukunin. Hmm. Ang sabi ni Irene, ayaw niyang
kunin mo yung bata. Mm-hmm. Okay, sige. Tapos sumunod na buwan, anong araw ka dumalaw? Anong buwan na ulit dumalaw? Linggo-linggo na, sir. Linggo-linggo na. Okay, tapos kailan mo siya nakuha? May 1, May 2. Okay. So, isang buwan na pala sa'yo, si Negi. Okay. Kailan mo naman nalaman, Irene, na kinuha ni Gilbert yung anak mo? Yung ano na, sir, pagpa-uwi ko na dito, nagsabi na silang totoo. Ah, okay. Kasi so, hindi ko alam na kinuha nila yung anak ko dun. Okay. So, ibig sabihin, inilihim ng iyong Kuya Jordan na kinuha ni Gilbert yung bata. Kasi alam naman nila na hindi ko ibigay yung anak ko. Ah, okay. So, kumbaga, nag-initiate na po si Irene na huwag ibibigay kay Gilbert ang kanyang anak. Okay. Bakit ayaw ni Irene ibigay yung anak kay Gilbert? Kasi, ano po, gusto ko lang na doon lang sa mga sa kuya ko ang tuloy yung bata para maisa lang yung ano ko na isip ko. Okay, ikaw naman, bakit hindi mo ipinaalam kay Irene yung naging decision mo? Si Jordan lang ang ano ko, sir, kay si Jordan naman mag-contact sa kay Irene. Niya ingon ni Jordan nga dili sa ipadala na kong bata kay pa kwan kay Irene. Nga okay lang sa kuha. Ila ka beses nga naghangyo ko nga hiramon na kong bata. Hospital pa lang si Papa. Imo nang gipugman. Okay. Alangan no, hindi nila binigay yung anak ko na hiniram yung pangapanahon kasi nagkasakit-sakit talaga. Hindi namin alam kasi siyempre yung bata din, yung anak ko din, nagkasakit-sakit din yun si Nige. At kadalawa din namin pinupunta ng hospital yung anak ko din. Okay. Siyempre, hindi ko na pinabigay sa kanila na punta doon kasi nagkasakit din yung anak ko. Uh-huh. Wala din siya doon. Na dinala ko din yung anak ko doon sa Pakibato. Okay. Kaya sabi naman ni Kuya, siyempre hindi ko rin binigay yung anak ko kasi yung bata kasi nagkasakit bago pa lang niya kasi galing na din ng hospital. Na hospital din yun si Nige eh, nagkalibanga. Kasi uso yung kalibanga noon. Okay. Okay. Yung sa akin naman, yung ano ko lang ha, para sana nagkaroon kayo ng hindi magandang katulad niya nangyari ito, di ba? Yung sa akin, dapat Kuya Gilbert, pinaaram mo din kay Irene at hindi kayo nagsikreto. Kasi di ba? So, kung nalaman naman ni Irene, siguro, ano ba, nalaman mo yun, Irene, anong magiging decision? Ano, nalaman ko, masakit din sa akin na hindi, pero hindi sila kuya nagsabi sa akin na wala nang bata. Yung pamangkin ko nagsabi sa akin rin, wala na yung anak ko dito. Excited pa naman ako uwi dun sa ano. Tapos wala nang bata, kinuha na pala sa papa. Pero kung nakapagpaalam ng maayos si Gilbert na hihiramin niya isang linggo, papayag ka? Oh, wala namang problema sa akin, sir. Kaso lang hindi sila napapaalam sa akin. Yun yung kasi pag-uwi ko dito doon ko na nalaman na pag-uwi ko na dito. Okay. At linihin ko lang kay tiin nila tita, hindi lang ako magsasabi na ganun. Okay, so yun yung pinupoint din ni Irene. Tapos yun din sana, advice ko din, hindi kayo naglihiman. Para at least hindi tayo nagkaroon ng ganito. Okay, ganito. Dahil nangyari na ito, ano ang plano niyo sa isa't isa? Unahin kita, Kuya Gilbert. Ang plano na ko para sa akong anak. Unta, dali lang sa unta na sa sakwa kay para magkarga na ko sa akong beneficiary. Para ko sa kayuhan sa akong anak. Okay lang si Muha. Okay, sa Tagalog, ang ibig sabihin niya ay sa iyo na yung ikaw na yung mag-aalaga ako sa bata. Na, muna mag-aalaga. Ikaw na muna ang mag-aalaga sa bata. Papayag ka ba, Irene? Hindi, sa amin na hiram-hiram na lang ng bata. Walang ano. Pwede din makapunta yung bata sa kanya, pwede din sa amin.
para properly, walang ano, walang gulo. Kasi yung bata niya sa totoo lang bata pa yan eh, sa diba sa nanay pa yan. Kung umabot na siya ng 17, doon na, pwede na sa kanya. Kasi baby pa yan. Nandipot na sa akin pa yan. Okay. So, kasi bata pa yan. Okay. Pero hindi ko naman siya pinapaganuhan ng anak ko. Pinagdamutan ng anak ko. Pwede din sa kanya, pwede sa akin. Lalo na sa akin ngayon na malapit na din ako babalik ng Abra. Tapos okay. Wala, hindi ko pa nakita yung butso ko. Okay. So, ang pinupoint naman niya, dapat nandoon daw sa kay Irene. Ngayon, alam ko ang iniisip mo dahil ang bata ay may iwan sa mga kapatid, ikaw yung tatay, si Irene babalik ng Abra. Yun yung nasa sa isip mo, kaya dapat nasa sa'yo ang bata. Oo, sir. At ikaw ang mag-aalaga. Ako lang muna mag-aalaga, sir. Tapos wala pa siya, sir. Okay. Ang problema, ayaw pumayag ni Irene na nasa sa'yo yung bata at ang gusto niya ay pwede mong hiramin, halimbawa, sa isang buwan, pwedeng 3 beses o 2 beses, pwede mong kunin. Tapos babalik ulit. Yung ganun ba, Irene? Opo. Pag maghiram siya, kung anong pinag-usapan nila, siyempre yung iniwanan ko din ng anak ko, siyempre yung mga kapatid ko. Ano ko lang din sa kanya, kung maghiram ka, kung ano yung sabot nila, ibabalik niya agad din. Wala namang problema ang mga ano ko, kapatid ko. Kasi ano, mawain din yun, mabait din yun, walang problema. Sabi niya, pag makuha na yung bata, pwede siya magpunta doon kahit araw-araw pa siya doon sa bahay ko. Or pwede din niya ikunin. Pwede hiramin niya, ibabalik na po sa kanila. Kasi masasaktan din sila eh, kasi ano din sila. Siyempre sila yung nag-aalaga noon. So, ano ang decision mo, Kuya Gilbert? Pila ka beses nagkiram ko sa bata, palagi lang may sakit. Namatay si Papa, may sakit. Grabe naman po ka. Huwag may konsensya. Nag-school lang ka? Nagbalik, di ba sinabi ko na kanina, alangan papuntahin ko yung bata dito. Nagkasakit din yung anak ko, nagkalibanga. Tapos magpunta pa dun sa inyo. Hindi namin alam kung ano. Siyempre yung bata din, kadalawa ko din yan, dinadala ng hospital ng Pakibato yan, sinigi. Sila kuya. Iiyakan ko na yan ah. Nung sa hospital yan. Hospital ka na nga? Na hospital ng sinigi, nagkalibanga. Nung yung gusto niyong hiramin dapat sinigi, nagkasakit yung bata nung panahon. Ibanggit mo, asakan mo na? Hospital? Nagkasakit sila ni Ginon. Kaya hindi nila binigay. Ang sa akin lang, ikunin ko lang yung anak ko at ano, hindi naman kita pinagbawalan nun. Pwede mo hiramin ulit. Pangalawa, bata pa yan. Hindi pa yan pwede sa ano, kahit ano. Okay. Wala naman problema sa akin pag hiram-hiramin yung bata. Hindi ko naman ipagdamot sa kanya yan. Okay. Paano to, Kuya Gilbert? Parang hindi kayo... Grabe, pag-antos na ko si Muha ba? Bawalan siya ko niyong pagkuha sa bata. Sa tinuod lang. Iwan ang kong karapatan. Ay, siyempre. Oh, siyempre. Siyempre naman, kasi nung nanganak ako, ano, wala ka nag-ano. Nung naado? Ang hingi ng kuya ko ng ano, pera sa'yo, pero sinabi ng mga kapatid mo, ano, ano ba yung kuya ko ng pera? Yan, hindi yan nawawala ng isipan ng kuya ko niyan. Buti na lang hindi nagsabang yung kuya ko dito kasi nagagalit din yun. Hindi nawala yung mga salita na ano. Okay. Kaya tayo nandito para pag-usapan natin yung mas maganda. Okay? Magkasundo kayo. Ano pa, kuya? Ang gusto mo, nasa sa'yo lang yung bata? O ikaw naman, ang gusto mo rin, gusto mo naman, pwede kayong maghiraman. Gusto natin, mag-meet kayo sa gitna kung ano yung mapag-uusapan, Kuya Gilbert. Ang gusto na ko, sa ako lang muna ang bata. Kaya naman ko direkt trabaho. Kaysa ang iso niya magbantay.
Narbay ka ako, tiksa ko nga ang bata, nagkaon kar lang. Duha ka adlaw, kaya di mo ka bugas mais. Makako ka na. Okay. Pero ikunin ko pa yung anak ko ngayon. Sa pakaon mo, kar lang napot. Pero hindi ko naman sila pinapabayaan, pinapanagpapadala naman din ako sa kanila. Minsan na wala na matira sa allowance ko kasi pinapadala ko sa kanila. May time lang talaga na ano, hindi ako makapadala din sa kanila, tapos may time din mawalaan sila ng pagkain. Isang beses lang silang kumakain ng ano, mga ganyan. Sa akin naman kasi hindi ka naman napunta doon sa Abra para magtrabaho kundi para mag-aral. So kumbaga sinasabi po ni Irene, yung allowance niya na binibigay ni tita ay pinapadala niya pa sa kanyang pamilya o sa kanyang anak. Kaya yun po yung sinasabi ni Irene. Okay, yung kumakain ng Carlan o ano, sino nag-text nun sa'yo? Si Maraya. Yung kapatid? Hmm. Sila mismo ang nagsabi sa'yo? Si Maraya mismo nag-text sa kuha. Kuya, si Nignig diri, dokadlo na huwag ikaw ang kanon. Karlang ikaw. Ang kanon rin mais. Tapos di ko kakul sa kong anak-anay. So yun yung masakit din sa part niya na hindi kaya niyang isipin na yung anak mo ay kumakain ng Carlan kamote. Kaya siguro ganun yung pag-aalala din ni Gilbert. Ngayon, kami naman, tumutulong din kami dun sa pamilya mo. May sponsor pa na nagpapadala. May pinapadala pa si tita. Paanong hindi napagkakasya yung allowance para sa anak mo ng iyong kapatid kung nagpapadala ka? Pero sir, pag magbili sila ng bigas, ipasa nila at pinictura nila yung mga binili nila. Ipasa sa akin. Ang problema... Tapos may time lang siguro na maubusan sila, tapos wala o mamarienda sila ng mga ganun. Kasi sa totoo lang din yung sila kuya, hindi yan mahilig kumakain ng mga ganun. Minsan lang sila. Kaya ano, kahit ganun lang nung... Wala kapatid namang, ko, okay. Pero hindi ano. Wala namang masama dun sa ganung pagkain. Ang siguro, iniisip lang ni Gilbert, yung bata ay dapat kumakain ng tama. Tama, sir. Okay, napapakain ba ng tama si ano doon? Oo naman. Okay. Napakain naman nila kasi pag kumakain sila, mag-video call man sila sa akin. Okay. Magkausap man kami. Tama. Okay, actually, nung umalis kasi kami mga kumbahan, yun nga yung worried ko. Kaya pinag-desisyon namin siya ng mabuti kung ano yung magiging plano niya sa buhay. Kung pag-aaral o pag-aalaga sa anak, pinili niya talaga yung magkaroon ng edukasyon. Okay, balikan natin at kalimutan na natin yun. Ngayon, ang gusto ko lang talaga, maayos na natin ito. Ang pagkasunduan nyo dahil kayo parehas na magulang ng bata, para magkaintindihan na kayo, ano? Kuya Gilbert, pumayag ka na rin. Pinyo ko ha, pumayag ka na rin na maghiraman na lang kayo. Okay lang sir, maghiraman. Kung naa siya sir. Kung nandito siya? Oo sir. Pero kung wala siya? Hindi pwede sir. Yung magulang lang magbantay. Gawad ako, karapatan mo na manggaling. Hindi ka naman pa... Amahan lang ko. Wala man ka na mo gawad ako, karapatan. Mo nag-iingon ni kuya, pwede ka mo ato dito. Bisag adlaw-adlaw, bisag simana-simana. Mo ato ka, sulod gawas ka sa balay. Open ka dito. Wala pa ka gididan ang bata. Ang ako alang karon na makuha na ko si Nigi para magkauban po na ko kay hapit pa kumulakaw. Tapos pagkatapos ana na sila kuya musabot, magsabot-sabot namin na ipahiram. Gani si kuya dili unta agi musugot si kuya kay maadto ta sa kurti. Pero ako na lang ni babag sa iha. Ging na ko ang kuya nako. Sinabihan ko wag na lang kuya kasi ako na lang ang punta doon. Kasi nagalit yung kahapon, nagalit yun eh. Pag umuwi ka ng Abra, kung hindi makakuhang bata, kasi ako yung sinisisi din yun nila kuya. Sinisisi nila ako, kahit sa Abra pa ako, inaway ako. Bakit na wala daw akong pakialam kay Nigi na kinuha niya. Kaya, sabi ni kuya, pag hindi mo makukuha yung bata, ako na mismo magpunta doon sa ano. Sabi na, sinabihan ko sa kuya ko na wag na lang kuya, ako na po yung magpunta doon. Okay. At ano na lang, hiram-hiram na lang yung sa bata, para walang gulo, sinabi ko. Wala naman tayong problema. Actually kuya, yung kapatid mo hipag, ang pangalan?
Hipag at saka yung... Ano pangalan ng hipag mo? Mary po. Si Mary ngayon nasa ospital kasi na-stress. Hindi niya alam na buntis siya kasi yung bata napamahal na yung anak mo sa kanya. Kasi ilang buwan siyang nag-alaga, maliit pa. Kumbaga, napamahal na talaga yung bata si Negi sa hipag niya. Hindi alam nung hipag niya na buntis siya. Nakunan dahil sa stress. Hindi naman sa biniblame natin doon. Kumbaga, na-stress na yung ate niya na hindi nakikita si Negi. Kaya, nakunan. Ngayon, yung mga incident na ganun para maiwasan natin at huwag tayong magkagulo-gulo, nakikiusap ako sa inyo, napag-usapan natin to ng maayos. Kuya, kahit wala siya, yung ganun na lang, pahiram-hiram ganito. Huwag mo nang ipilit na kung wala si Erin dito, ikaw yung dapat nasa iyong bata. Para magkaintindihan na kayo. Ikaw naman, wag mo rin, sinabi mo naman, hindi naman ipagkakait sa kanya talaga. Magkaroon kayo ng magandang pag-uusap. Kuya Gilbert. Grabe ng pagkanya ba? Gara sa sukat-sukat, sir. Naabot mo, sir. Grabe ng pag-ara niya. Kitabangan mo sila. Sobra na kayo ka. Ang gibuhat, inanta ka nga, bawian ang istorya mo sa kuhan. Tumang kasi mong gusto. Sir, bawi. Karon, nabot na nga sa kuhan. No, wak ta nagbulag. Karon pa kanina nang bulag. Panguta na sila, Sir Abin. Ay, Sir Abin. Karon pa kanina nang bulag ka. Kaya na, iboom na ka sa inyong pagkuhan, iskwila. Ay, sus nimo. Wala mong kunisalig na, na gitabangan ko nila, Sir. Sa wala ka pa, sugod na kong pangraha nga wala pa sila hantong nakitaan ko nila sa balay. Nakitaan ko nila dito sa bukid. Wala man kong salig nga ang tabangan ko sa ilaha. Ang ako alang karoon, napapasalamat lang po ko kay napoy nakakita sa kuha o natabangan ko or makapa-eskwila ko. Ano lang? Karoon yung pag-eskwila, usagi buhat naman sa kuha. Ipakulawan ko sa mga tao. Usagi pakaulawan, umutagi pakaulawan. Kasi wala. Gidinay ko nimo. Say dinay. Imo kong gidinay. Sa panoy dinay dinay. Wala ang asa na taka gikuha. Nakay kalibin dati ba? Oo. Oo. Asa taka gikuhan. Dito ka sa balay sa kong manghod. Nakila mo dito. Kaya ang imuha mang kong manghod ang isigig ko ano. May kadaot mo. Isikin sa mampod. Puro kanay ka. Imuha ramampod manghod ang sampok-sampok sa toan doha. Oh. Tinuod man, wala man ka nang uyab sa kwa. Ang imuha mang manguyab, may nanguyab sa kwa. Ang imuha mang igsoon, may nanguyab sa kwa sa tinuod lang. Ako musulti jud ko. Magsalita ko, sir. May ano ako kalipin dati. Pero kahit kailan, hindi ako nagpagalaw sa kanya. Kasi wala akong gusto yung lalaki. Makikita lahat sa video. Pero noong time... yung kapatid niya nang ligaw sa akin. Hindi siya nagligaw sa akin eh, kapatid niya. Sa totoo lang talaga. So, walang kakilundong ba? Hindi ba talaga kayo nagligawan? Nagligawan mo yun, sir. Kasi nung kaso lang lasing. Kapatid mo yung nangligaw. Pag hindi ako lasing nun, kasi ang kapatid mo yung nangligaw sa akin, si Tiny. Okay. So, paano talaga kayo nagsama? Nagsama lang kayo na parang wala lang, gano'n? O nagsama talaga kayo bilang mag-asawa? Nagsama kami, sir, na una sa pag-una rin kong pagkuhan siya, nagtala ko sa iyang anak na si Halila, ito yung payata. Nga, nabalitaan man ako nga kuhan, nagbulagan na siya sa iyang kalipin dati. Hindi, ako yung nakipaghiwalay sa kalipin ko kasi wala akong gusto sa kanila, wala akong gusto sa kanya. Kahit nagkagasto-gasto, nag-ano yun eh, nagpakasal kami ng tribe namin. Uh-huh. Pero hindi ako nagpagalaw sa kanya kahit kailan. Yung lalaki nga, si Lando. Kaya si Lando ngayon, napanood niya yung video. Teka muna ha, may Lando kasi tayong, baka magkamali. Hindi ito yung Lando na pinsan mo ha. Ibang Lando ito. Ibang okay. Lando. Okay. Yung si Lando na ka-live-in ko dati, hindi ako nagpagalaw kasi wala akong gusto sa kanya. Nagpunta na dun sa amin.
at na malaking gastos niya sa akin. Nagpakasal kami ng ano namin, pero wala kaming ano, yung marriage. Parang kumbagang magsuot lang kami ng tribe namin. Okay, so ibig sabihin, hindi mo rin siya gusto. Okay, ang point natin ngayon, bakit kayo nagkaanak? Noon na time. Hindi mo gusto si Kuya Gilbert, bakit kayo nagkaanak? Noon na time, kaya yung ano ko, sabi ng kapatid niya, si Kuya na lang rin kasi ang mabait din yan. Sabi ng ano kapatid, sabi ko sa kanya, mabait pala. Tapos sabi niya, sige, punta tayo doon rin, birthday ni Kuya. Doon ang simula. Okay, nalalayo tayo doon sa ano. Gusto ko na lang talaga maayos natin ito, okay? Yung desisyon nyo talaga, yun yung importante para sa bata. Kasundo kayo, sige na Kuya Gilbert. Ang gusto lang ako, yun, sir. Dili lang sa una ang akong bata kay para makarga na ko sa akong beneficiary. Sa isi sa PhilHealth. Mientras wala pa siya dire, sa kuha lang unta. Kaysa dito pa naman laing pang tao magbantay siya, ha? Bakit ibang tao ba yung kapatid ko? Laing tao. Ato aman ang problema. Ibang inahan kay aman ko. Oo, inahan pud ko. Bugani. Tapos ya nganong naman sa imo, ha? Ya kaila ang ako akaron ko, haon ako ang bata. O bano nako sa Taloytoy kay hapit na ko muli didto. Tapos pwede na pud imo mahulaman ang bata. So sa paraan nga mahulam na kong bata. Ato na ko didto. Dili man ko kasabot, oy. Pag muuli na ko, maadto ka sa balay, sila kuya, nisugot na sila kuya nga maghulam kag bata. Wala na sila, dili na sila mukuan. Kaya nakasabot na po sila. Maluloy man ang kuya. Sumala ko, gipahulam ka. Wala gaya ko nila gipahibalo nga gipahulam kag bata. Napugos lang sila. Wala gaya ko nila gipahibalo. Nga hiram mo na ko doon ka bata. Wala gaya gipahiram si, padala si Halila. Kadaya ko na ko sa bata ba, ikaw ang magpugong. Siyempre, ang ako mo nang nagpugong-pugong ko para maisar akong huna-huna, dili makatag akong huna-huna. Kasi si Halila, nag-eskwela po si Halila. Okay. Ang ako alam karon ang bata, makuha na ko, madala na ko sa Taloytoy. Kaya na pa ko'y asikasuhon, na pa ko'y pasyente sa SPNC. Ani-ani lang ko dire kay kuan. Napitapod ko balik sa Abra, tapos ang bata lang yun akong gikuan. Okay. Oh, para makita niya din yung anak niya, kuya, kasi babalik siya ng Abra, hindi pa niya nakikita yung bata. Pwede ba yun? Okay lang, sir. Alam ko yung pakiramdam mo bilang ama, alam ko yung pakiramdam niyo bilang ina, kasi meron kayo hindi pagkakaintindihan, pero tapusin niyo muna yun para sa bata, magkaroon ng time sa erin sa bata, ikaw naman, gagampan naman yung pagiging tatay mo, magiging mabuti kang ama, pwede mo nang hiramin yun doon para tapos ang problema natin. Okay? Gagawa tayo ng pirmahan. Kung gusto nyo. Yun ang sinasabi ng dato namin doon, sir. Magawa siya ng ano, para bahiram niyang bata. Kasi, baka natatakot lang siya. Kasi protection mo din yun, kuya. Huwag kang matakot. Kasi protection mo, ikaw ang ama, eh. Protection din niya kasi siyang ina. Kapag nagkasundo kayo na ganito, yun ang susundin natin. Diba? Para wala ka rin, may peace of mind ka rin, na kapag kinuha mo yung bata, hindi ka pwedeng may pabarangay, may SWD o mapapulis. Kasi meron kayong kasunduan. Naintindihan mo ba ako? Yes, sir. Ayun, ikaw. So ngayon ang gagawin natin, pwede na ba niyang makuha ang bata? Tapos pagpaalis na siya, pwede ka ulit pumunta doon, pwede mong kuhanin, mag-uusap kayo, pwedeng ibalik. Ganun-ganun lang, iraman kayo. Pwede naman siguro, sir, pag-uwi ko, tapos... punta siya doon para magawa kami ng para matatakot lang siguro siya na hindi pahiram ni Kuya yung bata. Oh, yun yung sinasabi. Para maano siya pag pwede naman kung hindi ka pahiraman ni Kuya, pwede ka din magdiman. Yun naman pala, eh. Diba, sasamahan ka namin. Pag gusto mong hiramin ulit yung bata, kami magsasama sa iyo sa kuya niya. Madalin mo. Pag sinabi mo naman, sir, tapos na yung araw ng ano ng bata, ihatid ko na. Susundin ka rin namin. Iyahatid mo doon. Okay ba yon? Okay lang, sir. Ayun. Kinabahan ako sa inyo. Hindi naman din yung ano sa akin din. Ano, nag-aral ako para sa mga bata. Para pagkasusunod, kung
ano, kung matapos ko na yung pag-aral ko, tapos ikaw din may trabaho, para matulong-tulungan natin yung anak natin na papaaralin din natin, para hindi ka din mabigatan. Mas maganda yung dalawang tulong-tulungan. Ayun naman pala. So, naintindihan mo yun, kuya. Ako, humahanga ako sa'yo bilang tatay kasi yung binipasyari niya yung anak niya. Ikaw naman, humahanga rin ako kasi yun yung magandang plano mo. Kaya ngayon, sasabi ko ba na tapos na yung problema natin? Napay gusto kong makikistorya siya, sir. Okay, ano pa? Ako gusto kong makikistorya siya. Sige, mag-storya kayo. Yung kapatid. Gusto kong makipag-usap. Hindi na. Dapat, it's dispute between them. Kayo na lang. Kasi kayo ang magulang. Kasi pag isinama pa natin yung kapatid mo doon, gugulo ulit. Kaya ito dinala natin para hindi na rin kasama yung kapatid niya, wala na tayong gulo. Kasi kayong dalawa ang magulang. Kasi pag meron pa tayo ulit involved na hindi naman na dapat, gugulo ulit. Yun lang yun sa akin. Ha? Kaya wala dito yung kapatid niya, hindi na namin sinama para wala tayong gulo. Kasi kayo ang dalawang mag-uusap kasi kayo ang magulang. Sila, pwede mga guardian, hindi na sila pwedeng makialam. Kasi sa korte, hindi pwede, ang papanigan pa rin dito, ang may karapatan, ang magulang. 7 years old. Oo, 7 years old ang bata, dapat, below 7 years old ang bata, dapat nasa ina. Okay? Kumalo ko na, sir. Oo, yun, para hindi na tayo magkaroon ng problema. Ngayon, ang pag-usapan ninyo, pwede ba, kahit ngayon lang, maging okay kayo? Hangyo lang ko, sir. Kung pwede, sa Domingo lang ipakuha ang bata, sir, kay ibalog pala ko sa ministeryo, sir. Lubong sa kong papa. Sukat-sukat pag-abot ng bata, diri sa kuha, palkad to sa iyang apuhan. Linggo? Sa Linggo, sir. Payag ka ba doon? Pero ihatid na lang niya para ihatid na lang sa Linggo para doon na lang magawa na lang diretso ng kasulatan. Okay ba yung sa'yo? Ihatid. Siyahatid ka namin. Okay. Sige. So, nagkasundo tayo. Okay. Ngayon, gusto ko, maayos natin to Sunday. Ihatid ang bata. Kaintindihan kayo. Okay? So, yun yung ating napagkasunduan. Siyahatid natin si Kuya Gilbert. Papunta kay Erin. Dala ang bata. Gagawa tayo doon ng kasulatan na pwedeng maghiraman kayo ng bata. Okay? Para hindi na tayo pupunta ng DSWD, barangay, at saka sa pulis. Ayusin na natin parehas kayong magulang. Ha? Okay na. Okay. Okay. So, sa Sunday, dadali natin si Kuya. Pwede ba isama sila, Kuya? Kung na, para hindi ka mahadlok. To. Okay, sir. Sama mo ang mga kapatid mo para may magpagkasunduan tayo doon. Tapos, si Erin, gagawa na tayo ng kasulatan na ayos na para hindi na tayo nagkakaganito. Okay na? Okay, sir. Okay. Pwede mo magkamay kayong dalawa. Kahit, alam ko magkaibigan na lang kayo eh. Para magkasundo na kayo, magkasundo kayong dalawa. Para, alam nyo, yung hate, mahirap yung ma-hate sa puso. Habang tayo nagtatrabaho, lumalaki, may sama tayo ng loob, lalo pat parehas yung anak yon. O, pwede bang magkasundo kayo para sa anak niyo? Okay, sir. Irene? Opo, sir. Okay, mag-shake hands kayo. Okay, yung shake hands na yan, tandaan ang nagkakasundo na kayo. Opo, walang away. Karap ang kapatid mo yan, no? Karap yung nanonood sa atin. Ha? Okay. Kung may nagawa kang pagkakamali, Irene, umingi ka ng tawad. Kung may nagawa ka rin pagkakamali, umingi ka ng tawad. Okay. Sorry din sa nagawa ko din. At ito yung pag-ara ko para na lang sa mga anak natin. Okay, ikaw naman. Okay lang. Tom, kalampos kasi mong pag-eskwela. Okay, sorry lang. Sorry kung sa'yo maliin ako. Ganyan to. Okay, sige po mga kababayan. Sunday, dadalhin po natin sila para tapos na po ang problema natin.